Ayan, uuwi na ako guys. Mag-half day lang ako kasi pupunta ako dun sa Philippine Embassy para kunin yung bago kong passport. Grabe, sobrang init guys. Tsaka pagkaligo ko, diretso na lang ako dun. Baka sakaling ibigay nila agad pag nandun na ako. Para pag nakuha ko na, uwi na ako agad. Tsaka magpahinga. Grabe, ang init. Ay, pero baka mamayang hapon uulan yan kasi sa mga madilim. Pero ngayon sobrang init, nasa sunburn na naman ako. Sunburn eh, sunog na ngayon. Balat ko sa sobrang sobrang kong itim eh. Yeah, filter lang sa kalam guys. Pag walang filter to, nako. Lalabas yung tunay kung kutis na black. Nanay ko kasi pinaglihi ako sa sa Siniguelas na yung pag nahihinog ay kulay pula. 'Di ba dalawang kulay yun pag mahinog, yung yung isa magiging kulay dilaw. Yung isa yung magiging parang na pula na parang yun tawag doon. Dark red ba yun? Doon niya ako pinaglihi. Kaya yun, ganito yung kutis ko. Nako, buti pa sa kapatid ko pinaglihi ng nanay ko sa buko. Kaya maputi. Kaya sa amin apat, kulang yung maitim. Nagtataka nga ako kung anak niya ba talaga ako o hindi. Kasi yung kulay ko eh. Ayan, tawid na ako sa sa kalsada guys. Yung mga iba nagkatrabaho dito sa mga faktorya, ayan nagsisikainan na rin. Pupunta sila sa mga food court. Mamaya na lang ulit guys, pag nakaligo na ako, papakita ko sa inyo yung pormahan ko. Ayan, nakaligo na ako guys. At eto na nga, outfit check na tayo. Oh, ayan. Oh, di ba? Kitang-kita na guys. Medyo makusot tong damit ko kasi walang plansa dito. Wala akong plansa. Ayan na lang guys. Tingnan ninyo. Yan, hanggang sa sapatos, meron pang chinelas. Yan yung chinelas ko. O yan guys, o yan. Yan yung sapatos ko. Tapos medyo yan, outfit check. At ayan na guys, nag-BBS na ako. At pupunta na ako dun sa bus stop para maghintay ng bus papuntang Aljunied MRT Station. Tapos diretso na ako dun sa Somerset kung saan ko kukunin yung bago kong passport. Mamaya na lang ulit guys. Nakalabas na ako sa aking inuupahan guys at punta na ako dun sa sa bus stop. Nandito na ako sa bus stop guys. At ayun na nga, nakuha na yung bus. Medyo nalate ako ng pagdating dito. Kaya maghintay ulit ako. Depende na lang kung yung baka yung 135 na lang yung sasakyan ko na bus. May 10 minutes pa guys bago dumating yung yung bus number 100. Kaya maghintay na lang ako. Dito na ako sa MRT station guys, dito sa Aljunied. Kapababa ko lang ng bus. Tara, pasok na tayo guys. Ilabas ko na yung yung ATM ko. Ang ATM ko yung ginagamit ko para makapasok sa MRT o kaya sa bus. Okay na. Nakaalis lang yung yung train. Meron pang 4 minutes bago dumating yung yung train na sasakyan ko. Magta-transfer nga pala ako doon sa sa City Hall. Tapos sakay ako ng red line. Yung linya ng sasakyan ko ngayon ay green line. Tapos yung pangalawa kong sasakyan ay red line. Yun yung red line, papunta na doon sa sa Somerset. Lipat tayo ng train guys, dito lang naman sa harap. Lipat tayo dito guys.
hintay lang natin yung train ulit. Nakalabas na ako ng train guys, at punta na tayo dun sa ano, labas tayo sa exit B. Ayan, nakalabas na ako. Tatawid naman tayo ng kalsada guys. Ayan na building guys, dyan ako pupunta. Andyan yung ano, yung Philippine Embassy. Tatawid lang ako ng kalsada guys. Ayan na guys, dito kung saan kami nagpicture ng nanay ko. Ano, meron pa yung mga bulaklak. Pero doon ako sa kabila papasok. Kasi medyo malayo dyan. Kaya doon sa kabila na lang. O diba? Ganda pa rin. Gandang tambayan. Pero mainit nga lang. Tingnan ko kung makakapicture ako dyan mamaya. Kung hindi ako tama rin. Ayan. Nandito na ako sa elevator guys. At level 16 yung pupuntahan ko. Maya pa. Ayan na, nandito lang ako guys. Ayan. Ito na yung embahada ng Pilipinas dito sa Singapore guys. Tara, pasok na tayo. Bababa na ako guys. Hindi na ako nakapag-video sa loob. Kasi nung pumunta ako doon, binigyan nila ako agad ng number. Tapos wala namang pila. Yung appointment ko ay alas 3 sana. Pero ayun nga, pinapasok na lang ako. Tapos kumuha ko ng number. Sabi nila, press mo yung blue button. Ayan, pre-press ko naman. Ayun, okay na. Tapos tinawag agad yung number ko. Kaya yun, okay na. Kaya uwian na naman guys. Sobrang bilis. Kaya nga sabi ko sa mga amo namin, tapos sa operation manager ko kahapon, na mabilisan lang yun. Wala naman masyadong pila dun or queue para matagalan ako, sabi ko. Pero wala eh, ayaw nila. Kaya pinag-update na lang nila ako ngayon na magtrabaho. Eto, bilis na, hindi pa uwi na. Aba, kaya di matutulog na ako. Pero mag-picture muna ako dito guys, oh. Mag-picture muna ako dito siguro. Punta ako ulit sa MRT station guys. Punta sana ako sa Lucky Plaza, bili ng pagkain, pero parang tinatamad ako. Kaya diretso uwian na lang guys. Doon na lang ako bibili ng pagkain ko mamayang hapon sa ano, doon sa kakilala ko sa baba. May discount pa ako doon. Kaya mamaya na lang ulit guys. Nakalabas na ako ng train guys at pupunta na ako doon sa ano, sa bus stop. Yan nga pala ay ano, eskwelahan nga pala yan guys. At ayun na nga, sa wakas legit bilyesan na rin ako guys. Nakuha ko na yung passport ko na nagpapahiwatig at nagpapatunay na bilyesan na talaga ako for the past 33 years. Ramos. Nung pagpunta lang naman ako dito sa abroad, Ramos yung ginagamit ko. Pero ngayon na bilyesan na. Ayun na, punta na ako doon. Kaya minessage ko na rin yung HR namin, tapos yung operation manager namin, na nakuha ko na yung bago kong passport. Tapos sabi ng HR namin na ano, picturean ko daw, tapos i-send ko sa kanya, tapos ano, ipapa-xerox ko, tapos ibigay ko doon sa office namin. At saka susunod yan guys ay ano, i-re-renew nila yung kontrata ko. Simula nung ano, kinder, daycare, hanggang nag-graduate ako ng vocational, gamit ko na pilyedo ay ano, bilyesa. Tapos nung pumunta na ako dito, gamit ko na ay Ramos. Sa ngayon, okay na, bilyesa na ulit. Kasi nga guys, na later, parang na late registered yung ano, yung pilido ko, kaya hindi pwede gamitin yung bilyesa na pupunta dito sa Singapore o sa ibang bansa. Kasi ang lumalabas na pilido namin dun sa NSO dati ay Ramos, yung lumalabas na pilido ko. Ayun yung ginamit ko, ganun rin sa kapatid ko. Kaya ayun, okay na, bilyesa na. Tapos may middle name na rin ako. Matagal-tagal rin akong walang middle name guys. Yung middle name ko na ngayon ay yung ginagamit ko dati na pilido ko na Ramos. Tapos yung last name ko na ngayon ay Bilyesa, o diba? Sa wakas, for 33 years. Ay nako, so, malapit na yung bus na sasakyan ko guys. Kita-kiss na lang mamaya sa pag nakababa na ako sa ano, ng bus. Na yung sasakyan ko na bus guys. Ayan na. Ayan na. Pasok na tayo.
Ayun, nakababa na ako sa bus at saka pupunta na ako dun sa aking inuupahan. Grabe. Pagod rin kasi, naantok na. Saka buti na lang, hindi umulan. Para hindi mabasa yung sapatos. Nakakatamot pa naman maglaba ng sapatos. Saka hanggang dito na lang ako siguro guys, kasi baka natutulog na yung kakwarto ko. Saka maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayo lagi at God bless po sa inyong lahat guys. Peace, I'm out.